419 eh. Connect the line, tapos press mo yung release the train at park brake, tapos balikan mo ulit, pakinggan kung hindi. So, nara, bubukan mo, sabi. Ano naririnig mo dyan? Sabi, wala akong naririnig. Baka mga Indiano nandyan nag-uusap. Sa trailer, ito yung unang titikin natin sa trailer. Ano ba yan? Ito yung last residue contained kahapon. Anong ibig sabihin nun? Ito, kailangan itong ma-check mo kung ano yung dating laman kahapon niya. Dahil pag nakita ka ng DOT, wala ito. Hindi mo alam kung ano yung dating pinanggalingan. So kailangan pa ba yan pag ano? Pag loaded ka na, kailangan pa ba yan? Hindi na. Pag loaded ka na, hindi ka na kailangan to. So anong gagawin dyan? Tatapon na. Ikaw kailangan lang to bago ka lumabas sa yard. Papuntang depo bago ka mag-load. Kasi baka ma-check ka. Kailangan nilang malaman kung ano yung dating laman. So, last contain. Dito, no? Hindi kailangan yung pok-pok-pok lang, no? Hindi ba pwede yung ganyan-ganyan? Hindi. Hindi pwede yung ganyan-ganyan. Kailangan hindi talaga. Pwede. Kailangan martin nyo. Tapos check nyo yung lahat. Hindi lang yan. Kailangan sinisilip ka. Anong sinisilip mo dyan? Sinisilip mo, leak o crack. Yun ang tinitignan mo. Dapat bago ka lalabas ng yacht, make sure walang problema. Kailangan full pre-trip sinecheck mo. Dahil kung hindi mo ginagawa ito sa trabahong ito, may paglalagyan ka, mate-terminate ka. Ganun lang yung kasimple. Tapos check natin ito. Ito kung may leak. Yan. Check natin yan kung may leak pa, bumabas. Paano pag may leak yan? Pag may leak yan, gawin na ng DM, hindi ka na pwede lumabas. Papagawa na. Ganun lang yun. Anong ibig sabihin itong 12-02? Ito, ano yan, yung dating laman. Ano yan? Ano yun? Oh, diesel. So, diesel number, UN number, 12-02, ibig sabihin diesel. 12-03, ibig sabihin gas. HO2, ibig sabihin tubig. Lip spring. Kasi lumang trailer to, no? Hindi siya airbag, no? Lip spring. Kailangan titignan mo kung may... Anong kinecheck mo dyan? Crack. Check mo kung may crack. Kung yan. May mga putol. So ito, drum brake, no? Hindi siya disc brake. Pok. Wheel hub. Oil. Kailangan, checkin mo yung level niya. Hindi siya pwedeng dry. Dahil pag dry yan, ito lalabas yan. Pag tumatakbo ka ng 100, lumabas ito, mauuna pa yan sa'yo. Iiwanan ka, mauunan tatakbo yan. So magiging 105 kilometer na naon na to? Oo. So, check. Yung frame ng trailer, dapat
wala siyang damage, wala siyang dent. Basta kung lumabas ka rito, may damage yan, hindi mo napansin, automatic sa iyo malalagnat yung problema. Ilaw, check. Tapos, pinaka-last na hose nito, sige mo rin, kumaibig. So, walang leak, lip spring, lahat okay, walang problema. Oil, hindi lahat ng trailer nakikita mo yung oil. Yung mga luma, completely covered, wala kang makita, so wala kang magagawa. Pati yung mga bagong trailer, ganun din. Wala yung mga bagong trailer, ganito na siya. Hindi, wala, wala. Cover. Ah, wala siyang cover. O, tapos yung mga hose, i-check mo kung well secured. Tapos chine-check mo rin yung number nito, kung alam nito kailan yung expiry date niya. Yung pressure test niya. Ayun, ayun. Okay. Tapos ito, i-check mo yung scully. Kung naka-pay power, i-check natin yung internal airlock. Ito hindi nagda-dynamite ito eh. Oh, di ba? Mm-hmm. Usually yung iba pag ginanong mo, magda-dynamite ito. Ito eh. Pero importante ito, pakinggan mo yung sound. Kailangan nagbubukas yung internal valve sa loob. Yun, narinig ko. Yun. 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 Di yun, bumukas siya. Okay, so ano ibig sabihin yan, pag bumukas? Pag bumukas, ibig sabihin yan, yung produkto, makakalabas. Pwede siyang pumasok, pwede siyang lumabas. Dahil pag winter, hindi bumubukas ito, patay ka. Pag hindi siya lumabas, pag patay na, ililibing na. Ililibing ka na. Mag-load ako ng diesel. Di-drop ko rito ulit sa yard namin. Tapos ito yung huwag kalimutan. Tap ito. Ano ba yan? Dipstick. Check mo yung quality. Para saan naman yan? Dipstick to, para pag-check ng mga tangki ng customer. Kung ano yung space. So anong chine-check natin dyan? Yung, ano, ito yung height. Tsaka itong kulay black nito, kung hindi na siya black, faded. Makikita mo dito yung fuel, yung line niya. Para malaman mo kung meron pong enough space sa didelivera mo. Diyan ko muna ito. Diesel. Hey, Claudio! So lahat ng ilaw, okay siya. So yan, yung PPO. Itikin natin itong PPO pa mo. Yan, kumahandang siya. So basically, ready to go. Tapos kung ready na sa labas, hindi ka pwedeng basta-basta lumarga. Check mo wiper, tubig, electronic horn, tapos air horn. Tapos i-check natin yung triangular, meron triangular. Tapos yung permit, ayan yung nandiyan yung permit. Tapos yung fire extinguisher. So yan, tapos i-check mo lahat ng electronics niya. Ngayon umaanda yung PTO, patayin na natin. Masyadong maingay. So, tapos doon, ang pinakalas, tag test ng trailer. Bakit kailangan yung tag test? Kasi kung hindi mo ita-tag test, baka yung ano mo, hindi siya nakalak ng matiwasay. Baka hindi nakalak ng matiwasay ang trailer doon sa fifth wheel. So, i-tag test natin siya. Lakad ng konti. Ayun. Edi, yun yung proper ng ano. Pag na nakarating ka rito sa polo line, yan ang gagawin mo. Pero yung ginawa ko, hindi pa yung full details. Pero pag kasama mo si Roger, kailangan gagawin mo pa doon more. Buksan mo yung hood, i-check mo yung oil, lahat-lahat. Pero ito, hindi ko ginawa kasi brand new yung truck. Pero pag si Roger, kahit brand new siya, kailangan gawin mo yun. Ipakita mo lahat-lahat. Kung hindi mo gagawin yun, automatic, you're fired. Hey, what's up? Good morning, mga ka-tracker. So, nandito kami sa yard.
Naghihintay ng mga truck, parang inaayos yung truck namin. Hindi, alam nyo, kaya ganun, dahil alam nila mga Pilipinong driver, kaya pinagsabay kami, sirain yung truck. Ano, maintenance ng mga truck, so it takes time. Ano to, ipupos mo sa YouTube? Abay, oo. Yeah, YouTube na. YouTube, yeah. Sa YouTube natin lagay ito. So, huwag nyo palang kalimutan si Pinoy LCV truck driver. At, Pinoy trucker ba yan? LCV, Pinoy LCV. Pinoy tracker. LCV trucker? Oo. Oh, yeah. Nag-monetize na ako, sinilit ko kanina, meron na akong 5 cents. Oo, yun, maganda. So, yun. Bali, kagandahan nga dahil nandito na siya sa aming company ngayon, tapos na siya sa kanyang, anong tawag doon, pre? Sa badges ng badges mga, training. Mga Shell at saka ESO. So ngayon, nagsusolo siya. Hinahasa ng gusto. Paano magano, paano magtrabaho na solo tapos fuel yung karga mo. Ang maganda eh, papayat ka. Oh, pumapayat na siya. Pumapayat ako. Losing weight yun ang maganda. Tsaka ano, huwag kayo masyadong pataba. Yung mga, kasi pag long haul kasi tayo, yung mahabang biyahe. Mas maganda kasi pag nakataas siya, kapag nakababa, mataba yung baba eh. Pag nakataas. Pag ano kasi, pag tawag doon, long haul tayo, panay kain, nakaupo ka lang. Itong trabaho namin, masyadong physical. Hila ng hose, balik ng hose, lilit talagang tiyan mo. Lilit ang tiyan mo. Lalaki yung tat. O sige, kita-kita tayo mamaya sa daan. Ako magsa-shoutout para sa kanya. Yung last video niya, ito yung mga nagpapa-shoutout. Si Justin Clyde, YouTuber. Ito, panay pa-shoutout din to si Justin. Oh. Eh. Tsaka si Gigi Cañete ng General Trias. Para to kay Paring Nat, ha? At tsaka si Dennis Padua ng Philippine Information Agency. Nakita ko nga yan. Sino pa ba? New subscriber, Julina Ferrer from Muntinlupa. Alam mo ibig sabihin ng Muntinlupa? Lugar yun. Ha? Hindi, oh. Yung istorya niya. Hindi. Bago yan tinawag Muntinlupa City. Hindi. Kapiranggot lang na lupa yan. Munti. Shout out din kay Ilsa Inin ng Sambuanga. And shout out kay Ray Raimondo from Isabela. At saka si, sino ba ito? Si Banjo Binag ng TDP Davao Chapter, mga kalahi ni Digong to ni Presidente Duterte. Saka si Jubinski Vlog, ito magaling gumawa to ng ano pre, yung mga truck na simulator. Yeah. Oh. At saka pa shout out kay Mark Ariola from Bicol Albay, ito kalahi ni Lini Robredo to. Kababayan din ni ano yan ni Angelo J. Guma Felix from ano ba to? Wala. Si Mark Cabral ng La Union. And si Jerwin Barred ng GLA Intertransport sa Pilipinas siguro to. Mm-hmm. At saka shout out din sa mga taga World of Trucks, mga members and moderators, at saka kay Ma'am Marjorie Quintos. Shout out po sa inyo po. Salamat. At saka yung mga taga Saskatchewan na driver, British Columbia, at saka mga taga Intermark, shout out sa inyo. Taga, sino pa ba? Sa New Brunswick, sa New Brunswick, AYR. Sa Nahiner, yung mga taga... taga Europe, taga si, Saudi Arabia. Si Bopil sa Nova Scotia. Oh, si Christian Sua yung nagtanong sa ating kung paano siya makakuha ng Class 1. Oh. Mag-start na siya by Ayos. Next week. Yeah, ayos, so good luck sa inyo sa mga kukuha ng Class 1. Kaya nyo yan. Tsaka shout out dun sa group na bagong dating. Sa Steinbach. Oh, sa Steinbach, yung bagong dating. Hindi ko alam, batch 8 na yata yun. Batch 8. Sina Sherwin Ila, sina paring Sancho Imong. Sa grupo niya. Sa mga welcome to Canada. Meron pa darating this coming August 26, meron pa. Okay, at saka meron pa last, at saka yung, nakalimutan ko na. Sino? Yung mga gagraduate ng class 1, yung sina Din Fred at saka si... Din Fred at saka si... Si paring Bigo, si Ray. Si paring Rinaldo. Ray, hanap, oo. Oh. Yeah. Galingan nyo at kayang-kaya nyo at para makahit na kayo ng kalsada. Exactly. Kita-kita tayo sa daan. Okay. Keep safe and keep okay. Trucking.
ito last bago ka lumabas sa yard. Kailangan kang gumawa ng scully check. Ano ibig sabihin nun? Yung scully check, ibig sabihin para pagdating mo doon wala siyang problema, magkakakonect ka ng ground. Ito kailangan mag-green ito. Pag hindi yan nag-green, ibig sabihin may problema yung ground ng truck. So check muna natin siya. Hindi ka pwedeng lumabas ng yard nang hindi ginagawa ito. Ayun, nag-green siya. So pag nag-green yan, pwede ka na mag-load doon. Oo, oh, yan. Pag nag-green yan, ibig sabihin, kasi pagdating mo doon sa ESO o sa Shell, ginagawa mo rin yan. Kinukonect mo yan. Dapat nag-green siya doon. Pag hindi siya nag-green dito, iminto siya, hindi rin siya mag-green doon, may problema to. Pag umalis ka na hindi siya nag-green dito, pumasok ka doon, mag-uusap kayo ng opisina. Okay, mga katrackers sa World of Truck, keep safe, keep tracking, ingat kayo lagi. Pinoy Trucker.